Hello guys! Welcome back to my YouTube channel and this is Mom Shikat. For today's video, meron na naman po tayong isang momshi na i-feature wherein makakapagbigay po sa atin ng very inspiring tips, okay? And then, ikukwento rin po niya sa atin yung kanyang mga pinagdaanan as a momshi na masasabi kong siguro yung iba makaka-relate sa mga similar cases. And then, para naman doon sa mga hindi masyado similar cases, somehow ma-inspired kayo sa kanyang kwento. Okay. Just to give you a background lang sa ating momshi na i-feature for today, siya po ay dating career woman. So, ibig sabihin, nag-work po siya full-time before. And then, siya po ay nag-decide na mag full-time mom at the same time mag-business. Okay, so business woman na siya ngayon at the same time hands-on mom. Okay, ito rin pong mom siya na ito yung reason kung bakit isa siya talaga sa mga feature ko. Kasi siya po ay may mga pinagdaanan sa buhay. Siguro yung ibang mom siya's makaka-relate, lalo na yung mga introvert. Dumaan sa depression, yan. And then, at the same time, nawala ng anak. Okay? So, medyo mabigat yung kanyang pinagdaanan. At ikukwento niya sa atin yun kung paano siya naka-overcome doon sa mga pinagdaanan niyang yon. So, sana i-watch niyo po yung full video para mas ma-inspire tayo sa kanyang story. Okay, at mga tips na rin in a way. So, please watch the full video. So, for today's video, meron po tayong featured momshi guest. Yan. So, please welcome si Miss si Momshi Leia Kidasol. So, welcome to my YouTube channel, Momshi Leia. Kumusta ka? Okay lang po, busy. Busy sa mga kabuhayan. Ayan. Ayan. Okay. So, for today, may mga set of questions po tayo na sana masagot mo, Ma'am Shilea, para tayo ay makapagbigay ng tip din and motivation na rin sa ibang mga momshi. So, ang mga question po natin, may personal, may about career, and ayan, mga kabuhayan natin, racket-racket, as momshi. So, ready ka na ba? Yes po, ready na. Ready na, okay. So, ano, 1,000,000 subscribers mo. Ayan. So, ano, ito, first question natin. Kasi, nabigyan naman natin, kanina nabanggit ko rin naman sa intro na ikaw ay full-time mom ngayon. Although may business ka. So, ilang taong ka nag-work bago ka naging full-time mom? Kasi I graduated 2013. Then after ng graduation, sabak agad sa corporate job. 2013 to 2017 ako nag-work. So medyo matagal na. Ilang ano din? Ayan, mamat na tayo, teka. Bibilang tayo, teka. 5 years. 5 years din. The office. So, ano, what made you decided na maging full-time mom at iwan yung regular work mo? Kasi pag nanay ka, ang hirap kasi pag working mom, di ba? Yung time mo para sa anak mo is na sa-sacrifice. Kumikita kayo, oo. Kaya lang, yung time na dapat para sa anak mo. Ang hirap kasi pag hindi tayo makakita ng ano, ng magaling mag-alaga ng anak, di ba? True yan. Hanggang opisina, naiisip ko pa rin at naiisip yung anak ko, hindi na ako makapag-concentrate. So, I decided nung nag-try na, pumasok na kasi ako ng 2015 ng online-online na yan, online set. So, nung nakita ko naman na, magandang
substitute to sa ano, sa corporate job na meron ako. Kasi ano lang ako noon, above minimum lang ako noon, siguro 13 to 15, gano'n lang yung range ng salary ko. So nung kinikita ko na siya sa online job ko, sa online business ko, yun, I decided na mag-quit. Yun nga, hanggang ngayon, puro online na lang ako. So talagang pinush mo na lang din talagang online. At the same time, naging full-time mom ka rin. Kumbaga kasama mo pa family mo, right? Yun, marami ngayon yan. Oo, yun kasi yung pinaka-dream ko, yung kumikita ako habang kasama ko yung anak ko. Mm-hmm. Ang sarap sa pangaramdam, no? Yung nasusubaybayan mo yung bawat milestone ng anak mo habang kumikita ka sa bahay. True, totoo yan. So, next question natin, Ma'am Shilea. What motivates you para matupad yung mga goals mo? Siyempre, ikaw, as Ma'am Shilea, naging career woman ka rin, di ba? So, ano yung nagmo-motivate sa'yo para matupad mo yung mga goals mo? Actually, ang pinaka-motivation ko, yung anak ko. Nung hindi pa ako mami, iba yung perspective ko sa buhay, iba yung dreams ko. Pero pag naging nanay ka na pala talaga, yung priorities, mawawala na yung para sa nanay. Mapupunta na lahat yung priorities mo dun sa anak mo. So, sila talaga, yung future nila talaga, yung magiging motivation mo, yun yung magiging goal mo. Totoo yan. Alos ata yung mga momshi ganyan talaga na babago. Lalo na yung mga yung tipo ng mga momshi na easy-go-lucky when they are still single, di ba? So, talaga ang laking adjustment as momshi. Okay. Todo, pag talaga ka, di ba? Iba yung ginagawa mo kaysa pag nagkaroon ka na ng anak. Totoo yan. So, ito, medyo personal yung question, pero I think, isinama ko siya sa mga question kasi I think na malaking bagay ito, lalo na yung mga may similar situation, kung paano ba, kumbaga, somehow makapagbigay tayo ng tips sa kanila kung paano ba. So, sa mga hindi po nakakaalam, si Ma'am Shilea po ay may pagka-introvert na tao. So, when you say introvert, ito po yung mga tao or someone who is more comfortable being alone. Kumbaga, hindi po masyadong nakakapag-socialize. Mas happy sila ng nagtatrabaho mag-isa. Yan. So, ako sobrang lucky ako kasi pinagbigyan niya ako dito sa ano na to. Kasi, although doubt ako nung una kasi nga, diba, sabi ko nga may pagka-introvert siya. So, yun. That's why very thankful din ako. So, yun. May mga cases din ako kasing mga kakilala na similar cases na yun nga, comfortable sila na yun nga, parang nag-work alone. So, can you... sociable na tao. Siguro introvert ako in a sense na mild lang. Hindi naman ako yung, kasi di ba merong cases na talaga yung pag lumabas sila, sobrang anxious na sila. So, ayaw na nila ng kahit isang kausap lang, di ba? Ganun yung mga ibang introvert. Pero yung sa akin siguro is mild lang. Yung ayoko kasi nang napapaligiran ako ng sobrang daming tao na sobrang ingay, ganun. Pag kaya ko lang tumagal siguro mga 30 minutes to 1 hour, ganun. Pero pag lumampas na sa ganung oras, toxic na sa akin. Nagpapanik.
Nakaka-stress na ako noon. Nakaka-stress po talaga yung ganun para dun sa mga ganung case na tao, ganung personality ng tao. Para dun sa mga hindi nakakaalam ha, sana maintindihan natin yung ganitong situation. Sa mga ano kasi, sa mga hindi introvert, okay lang sa kanila yung chismis, daldalan, ganito, batian. Sa case namin is hindi namin kayang tagalan yung mga ganon. Mas masaya kami na nasa bahay lang, family, anak, ganun lang. Pag mga kakilala, ganun lang yung usap, kwento, saglit lang, tapos na, ganun. Okay na sa amin yon. Ang ano, siguro kaya mas mabilis sa akin yung transition ng work from home. Nung from corporate to work from home. Kasi ganun nga yung ano ko. Personality mo. Introvert kasi ako. Pero nung nasa corporate job ako kasi, yung pinakamatagal kong corporate job as office manager sa law firm, is ako lang talaga mag-isa doon sa workstation ko. Ganun okay. Yung sa... Tapos yung mga boss ko is once a month, twice a month lang namin na nakakasama. Then yung mga tao-tao naman namin is sa labas sila, sa field. So ako lang talaga so, sa... So hindi rin talaga more interaction? Kumbaga, yung sa dami ba ng ano, hindi rin talaga ganon? Hindi rin ganon. Kaya maganda rin yung setup ko ng corporate job ko. Kaya lang, sobrang stressful na dahil nga nasa law firm ako. Grabe na yung stress na ano na absorb ko dun sa trabaho. Kaya I decided nga na mag-quit. Tapos ang pinaka hindi ko makakalimutan na depression ko ay siguro nung ano nung nagkaroon ako ng sakit. Yun. Na yung pinundar kong bahay is kailangan ko i-give up. Yun. Then, ang dami ko nang naiisip. Kasi nga, di ba, introvert, ang hirap. Wala kaming makausap. Ayan. Then, ultimo sa husband namin. Pag introvert ka, ultimo sa husband namin. Totoo hindi, yan. Oo, hindi kami makapag-open up. Kasi nga, introvert kami. Yung parang, pag sinabi namin yung problema, parang ang dating sa amin is, iba yung dating sa amin. Baka kasi ganito isipin, sobrang worries, maraming worries. Na-overthink kami ng mga possibilities na mangyari. Kaya, pag introvert ka, mas malaki yung chance na ma-depress ka talaga. Tapos, yun nga, nawala nga, kailangan ko i-give up yung first investment namin na bahay. Then, pero ang dilapitan ko lang doon is siguro na pagkakwentuhan ko noon is ikaw. Tapos yung sis-in-law ko. Tapos siguro ano, malaka lang talaga yung faith ko kay Lord. Grabe lang yung faith ko kay Lord na siguro sabi niya ka nga kasi pag may kinuha siya, ang laki ng kapalik niya. Kukuri niya siguro to kasi hindi para sa'yo talaga, di ba? Kinakapitan mo lang, pero hindi talaga para sa'yo. Kaya sabi ni Lord, siguro kunin ko muna para mas malaki yung space para dun sa blessing na ibibigay niya pa. Kaya yun, pinahawakan ko lang yung sinabi ng Lord na yun. At napagtagumpayan ko naman. Tsaka unti-unti na akong nakakapag-open up kahit papano sa mga trust na tao. Ano yung initial step mo na ginawa? Kasi diba, coming from, kumbaga nasa isang shell ka eh, hirap na hirap ka mag-open up. Ano yung first thing na ginawa mo? Kasi syempre, everything naman manggagaling sa sarili mo eh. So ano yung first step na ginawa mo? Na ginawa ko noon, pray talaga ako. Tapos iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak kasi first investment ko kasi yon. Grabe yung hirap namin. As in 5 years kong binuno para lang magkaroon ng ganon, pero kailangan ko i-give up. So, pray ako ng pray, tapos iyak ako ng iyak, tapos one time may nakausap ako, sabi niya, mag-out ka sa asawa mo. Tapos, hindi ko alam, basta na lang ako umiiyak kasi nasabi ko na sa kanya yung... Nasabi mo na pala. Tapos, hindi ko alam, siya pala yung magkakaroon ng malaking solution dun sa problem namin. Na, Philip ko ikinikip na, lagi kong iniisip na, kaya ko tong lusutan, kaya ko tong gawa ng paraan. Kasi nanay tayo, di ba? Hanggang kaya natin gawa ng paraan, tayo muna, bago sila, di ba? Bago natin sabihin. Totoo yan.
Oo. Eh, tapos, hindi ko alam na yung pinag-pray ko pala na pinag-pray na gano'n na, Lord, tulungan mo ko, yung husband ko rin pala makakatulong sa akin na mas matapos ng maayos yung problem. So, napakabuti lang ng Lord kasi pag may tiwala ka talaga sa kanya, hindi ka niya papabayaan. Okay. Isang ano yon, good point yon para dun sa mga may similar cases, mga momshies, na yun nga, nagpe-pray tayo kasi minsan dun tayo nakakahugot ng strength eh. Tsaka kumbaga, lalo na sa mga cases na sobrang stress tayo, like her case, si Ma'am Shilea, nasa point siya, dumating siya sa point na nade-depress na. Pagka ganun kasi, medyo malabo na yung pag-iisip mo. Yung kumbaga, gulong-gulo ka na eh. Nasa stress mode ka na eh. So, in that way... Oo, actually, Mami Kat, nung time na depression ko na yun, alam mo, sa sobrang depressed ko, may mga bumubulong-bulong sa akin na ano, na mag-suicide ka na, ganon. Oo, naranasan ko yun na ano, tawag dito, siguro mas okay yung kalalabasan kapag wala ka na, yung mga ganon. Kaya yun. Yung iyak ko dun sa Lord kasi sabi ko, paano yung anak ko kapag iniwan ko? Sabi ko, ganon. Totoo yun. Real talk po yan, mga momshies. Yung nangyari yan. Kaya kung, lalo na kung ikaw ay medyo mahina-hina, hindi mo kayang i-control, bibigay ka talaga. So, tama din naman yon. In her case, si Ma'am Shilea, tama rin yung first thing na ginawa niya. Nag-pray siya. And then, second move na siguro yung nag-open up ka with your husband. Malaking bagay po kasi yan, mga Ma'am Shis, na meron kang nakakausap na paglalabasan ng iyong stress sa buhay. So, yon. So, move on tayo with the, ano, kasi naka-cope up na si, ano eh, si Ma'am Shilea. Happy-happy na. Look at her face. Ayan. So, eto, Ma'am Shilea, medyo personal din, pero, yun, i-brought up lang din natin kasi baka merong mga Ma'am Shis dan may ganito din yung pinagdadaanan, may pinagdaanan na ganito, makaka-relate po sa atin at makakuha din ng tips kung paano tayo maka-move on. Okay. So, early this year, nabalitaan ko, Ma'am Shilea, na supposedly may magkakababy ka. But unfortunately, yon hindi siya natuloy. And yon, sorry for that ha. Pero kumusta ka na ngayon about the baby? Actually, hindi naman ako nahirapan na mag-move on. Kasi very supportive naman yung asawa ko. Saka lagi siyang nandyan para supportahan ako, para i-comfort. Saka yung anak ko, actually mas nakakaawa yung anak ko kasi excited na yun magkaroon ng baby. Diba kasi baby pagbata, yung expectation saka, niya pagka ano? Late ko na nalaman na pregnant ako mga 1 month after na siguro kasi nga hindi naman tawag dito, inintay ko muna na madelay ako tapos yun, saka ako nag-pregnancy test, then saka ako nalaman. So, hindi pa ako nakapagpa-check up noon kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ako maselan, ganon. Mm-hmm. So, umano lang ako, talagang chill-chill lang, ganon. Then, one time, magpapa-check up ako for my first check up sa OB. Then, dahil nga excited yung anak ko, nagpa-ultrasound ako, trans-B. Nagpa-ultrasound ako para makita niyo si baby kasi excited na nga siya. So, hindi ko ina-expect na bad news yung matatanggap namin instead of healthy si baby, gano'n. Yung ang heart beat niya? Oo. Nung pag-check sa akin ni... Actually, nung kine-check up niya pa lang ako, sabi niya, parang may something. Sabi niya gano'n. Then, nung tin-transbi ako, sabi niya, Mami, sorry kasi tawag ito, wala nang heartbeat yung baby mo. Siguro mga 1 week na siyang walang heartbeat kasi hindi na siya lumalaki. Then ayun, nagulat kami ng asawa ko saka ng baby ko kasi nga ina-expect namin healthy siya. Ang hirap kasi lalo na sa case natin, nasa tiyan natin, hindi naman natin nararamdaman yan eh, lalo na pagka ano, bago pa lang, di ba? Ah, siya eh. Sabi ko, kumusta ka dyan? Ganon. Yun pala, wala na pala sa katika doon. So, yun nga, tawag dito.
nirisitahan, umabot pa ako ng 1 month noon, nirisitahan ako ng OB ko ng gamot para mailabas ko siya. Kaso, hindi siya umipek. Ayaw talaga, ayaw lumabas ng baby. So, kailangan ko mag-undergo ng RASPA. So, ang masakit noon, wala na akong baby, then kailangan ko mag-undergo ng RASPA at bumayad ng 20,000 sa private hospital. Napakasakit. Sabi ko dun sa asawa ko, okay lang sana na gumastos ako ng ganong kalaki kung iuwi ko yung baby. Kaya lang, tapos, tawag dito, yun, kailangan kong, first operation ko yun actually, first ko na mapunta sa hospital. Hindi pa ako nadadala sa hospital sa buong buhay ko. So, oo, kaya takot na takot ako noon, takot na takot kami ng asawa ko, first time ko makapasok ng operating room. So, sabi ko, kay Lord lang din kami humingi ng ano, ng guidance. Kasi sabi namin, siguro hindi pa para sa amin si baby. Kaya, siguro kinuha niya, ganon. At marami naman siyang pinalit na blessings. Ayan naman ang maganda doon. So, yon. Lahat ng bagay siguro talaga may dahilan kung bakit nangyayari sa atin. So, ayan. Move on tayo with the next question, Ma'am Shilea. So, is your hubby supporting you on your business now? And paano siya na sumusuporta? Actually, full support yon. Katuwang ko yon sa deliveries, ganon. Sa talaga. Oo. Pero ano, aside yun sa business nyo, meron ba siyang ibang other means? I mean, discarding niyang racket, ganon. May mga ganon din ba siya? Into business. Ako sa LCD Computer Sales, ako yung nagmamanage, ako sa marketing, sa process ng orders, kay client, gano'n. Then siya naman, may sarili rin siyang buy and sell business ng cars. So, parehas kaming into business, dalawa. So, yun, maganda naman yun. So, Peto, so as far as I know, ikaw yung talaga nagtatrabaho talaga for the business, yung marketing, sales talks, or ginagawa rin ba ng husband mo? Actually, ako yun. Ikaw yung sa marketing, more of marketing. Tapos, siya minsan, pag hindi siya busy, siya yung sa deliveries namin. More of actual physical. Okay. So, ito nakwento mo lang sa akin to before pero hindi ko rin sure kung ganun pa rin ang setup nyo ngayon. So most of the time, si hubby mo talaga yung nag-aasikaso sa daughter mo, tama ba? Or ikaw na? Actually, yung setup namin dati nung nasa corporate job ako, pinag-resign ko siya para siya yung hands-on kay baby, tapos ako yung working. Ganun yung setup namin. Siya yung nasa bahay, tapos ako yung ako yung working. Then, nung nag-stop na ako at full-time na ako sa negosyo, parehas na kami. Pag ako busy, siya muna. Then, salita na kayo. Pag siya naman yung busy, so ako. Pero mas madalas ako kasi ako yung nasa bahay na ngayon. Siya yung more in labas. Ah, okay. So, ito. About business pa rin tayo. So, business is taking risk. So, gaya ng sabi mo kanina, both of you, ikaw at saka yung husband mo, into business na din talaga. So, hindi ka ba natatakot na mag-fail ang pagdinegosyo nyo? Siyempre, naglabas ka dyan ng kapital, di ba? Medyo malaki na rin. So, yon. How do you handle that? Oo. Actually talaga, ang pagpasok sa negosyo, talagang risk yan. Sa palaran talaga. Hindi basta pag pumasok ka ng isang negosyo is boom agad, di ba? Ganon. Hindi ganon. Kasi pag pumasok ka ng negosyo, aaralin mo muna. Dapat may personal knowledge ka, hindi yung basta sabak. Tsaka dapat, tawag dito, alam mo yung pasikot-sikot. Alam mo yung pasikot-sikot sa negosyo, hindi para yung income mo, hindi puro palabas. So kami kasi ng husband ko is talagang risk taker kami, papalaran kung sapalaran, ganun. Actually, nakailang negosyo na kami. Ang una kong negosyo is alas. Then, sobrang na-stress. Kita ko nga yan. Alas.
na-stress ako dati. So, sobrang na-stress ako, then na-scam na ako, ganon. Parang part ata talaga na yung ano yan, pagka nag-i-risk ka. Part kasi talaga yan. Then, nag-open up kami ng ano, na then, biglang, naka 1 year, naka 2 years siguro kami noon ng computer shop namin. Then biglang nagkaroon ng ordinance na bawal na ako computer shop. So yun, nawala uli yung computer shop namin. Then ang pinasok namin ni Hubby is buy and sell nga. Buy and sell ng cars. Then ito, yung LCD computer sales ko, actually pang 5 years na to. Wow, yung, congrats! Pero up and down yun, up and down, up and down. So, ganun talaga. Kailangan lang ng consistency, kailangan lang ng tiyaga, kailangan lang ng sipag. Siyempre, kailangan excited ka lagi sa business mo. Hindi pwedeng eto ka lang excited, tapos bukas tamad ka na kasi kumita ka na. Ganun. Totoo tapos, yun. Consistent yung ano, excitement mo sa negosyo. So, ayun. What made you choose computer or laptop selling? Yon. Ano meron sa LCD computer sales na walang similar business? So, bakit ito yung napili nyo na i-business? Actually, yung LCD computer sales, nag-start kami noon sa desktop lang. So, desktop, then nag-boom siya. Kasi iba na yung ano natin ngayon eh. Iba trending na yung generation. More on technology na tayo, ganon. Tapos, talagang napapanahon. Kasi lalo na ngayon, may pandemic, yung kailangan ng tao ngayon is laptop, computer, gadgets. Diba? Lalo na ngayon, ano? Yun. Lalo na ngayon. So, ano, do you accept resellers or on dropshipping? Resellers, opo. Yeah. Nag-accept kami ng resellers. Then, yung mga resellers namin, kumikita ng 500 to 1,000 commission on every laptop na. Yun. Sa mga mamshies dyan, pwede kayong rumakit. Kontakin nyo lang si Mamshie Leia. So, yes. Ito, para doon sa mga mamshies na nanonood, ano yung pwede mong mabigay na advice sa tulad mo na yung, kumbaga, yung ganyang setup, full-time mom, nagbi-business, and then, ayun, anong masasabi mo, anong mabibigay mong advice sa kanila? Oo, sa mga full-time mom na gustong pasukin yung negosyo, push lang, go lang kayo. Kasi, lalo na dun sa mga may trabaho, tapos gusto nilang mag into business, itry nyo kasi mas malaki yung kita talaga sa negosyo. Actually, kesa real talk talaga yan. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Naka-pandemic tayo. Then, ang daming nawala ng trabaho. Pero kung nung may trabaho ka sana, pinasok mo na yung business, di ba? Meron ka agad substitute. Pero hindi pa naman huli ang lahat. O pwede pa. O pwede ka mag-isip ng negosyo na, pero dapat yung negosyo na papasukin mo is in demand. Part ng part ng passion mo din, love mo, di ba? Dapat gusto mo. Para hindi ka mape-pressure, hindi ka mahihirapan, hindi ka mahihirapan mag-adjust. Kaya, ano, yun. May, sa lahat ng mommies na gustong mag-into business, push nyo lang, tsaka lakasan nyo lang yung loob nyo kasi mas worth it ang business kesa forever employed. Okay. Si, para doon sa mga hindi nakakalam, si Ma'am Shilea, ano siya, akomsay ka ba? Tama ba? So, nasa passion mo talaga yung, tama ba? Ako, business management. Business management. Pero may passion ka with when it comes to mga ganyan, yung computers, tama ba? Yun. Naalala ko yun eh, nagkwento ka before. So, yun. Gaya ng sabi niya, mahalaga din yung kung magbi-business ka, gusto mo rin yung pinapasok mong business, kumbaga, or may passion ka rin. Kumbaga, kung ang product mo is beauty product, so, dapat mahilig ka rin doon or ikaw mismo gumagamit ka rin noon. Parang ganun lang din po yun. So, ayan.
sa mga ano, gusto maging reseller or mag-purchase sa LCD computer sales, paano ka kaya nila marireach, Ma'am Shilea? Oo, sa mga gustong mag-reseller sa amin, po, pwede nyo po akong i-message sa LCD Computer Sales. Ibibigay ko na lang kay Ma'am Shikat yung link ng FB ko. Then, i-message nyo lang po ako kung pwede po kayong kumita na hindi nyo kailangan ng puhunan. Kailangan nyo lang masipag lang kayong mag-post, masipag lang kayong magbenta, ganon. Then, pwede ka na kumita ng 500 to 1,000 per item na mabibenta mo. Hindi na masama yun para sa isang walang puhunan. Totoo yan. Ang offer po, ayan, i-add on ko lang. Ang offer po, ikaklaro ko lang yung kanyang sinabi. Ang offer po niya is more of is dropshipping. So, ibig sabihin, hindi na kailangan dumaan sa inyo. Kung mag-resell kayo, hindi na kailangan dumaan sa inyo yung product. Ang puhunan nyo lang ay yung sipag nyo, yung boses nyo, sales talk nyo dun sa kausap nyo. Then, pwede na kayong kumita. Tama ba? Tama po. Ayun. So, ganun kadali lang po kung kayo. Lang i-send sa amin yung details, then bahala na kaming magpadala kay customer, then yung commission na lang is kayo na lang yung mag-uusap. True. Ayan. Very legit po yan si Ma'am Shilea. So, ayan, Ma'am Shilea, thank you for your time, okay, na mag-guest sa akin at ma-feature dito sa aking YouTube channel. Hopefully, next time na magkaroon ulit tayo ng ganitong session is boom na talaga. Malaki na yung business, di ba? At siguro ako, ano rin, marami na rin, mas maraming followers, sana. Ayan. Road to 1 million subscribers. Wow. Ayan. So, thank you very much, Ma'am Shilea, for your time. More blessings sa channel mo. More tips. Okay. Thank you.